Gabay sa pagpili ng wastong pagkain. Go, glow, grow foods. Ito ay MAPEH, Health 2, Week 6 to 8. Ang ating life encouragement ay makikita sa Matthew chapter 4, verse 4, ang sabi, "Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Tuloy sa panunood! Ang layunin sa araling ito ay, pagkatapos nating pag-aralan, ikaw ay inaasahang matututuhan at mapapahalagahan ang tamang pagpili ng pagkain upang mapanatili ang malusog na pamumuhay. Tingnan natin ang larawan na narito. Ano ang mapapansin ninyo? Alin dyan ang dapat nasa iyong plato? Kung kakain ka ngayon ng almusal, tanghalian o hapunan, alin dyan ang dapat na kainin mo? Yan, mag-isip na kung ano ang dapat na pipiliin mo. Okay, tingnan natin sa kasunod na slide. Tingnan natin kung tama ang iyong mga napiling pagkain. Kung ito ba ay masustansya o di masustansya. Tingnan natin. Ayan, kung tama ang iyong napili. Magaling. O, tingnan pa natin. Ayan, may kanin, may prutas, may gatas, mayroon din siyang gulay. Ayan, pinili ba natin ang chichiria at mga candies? Candy? Hindi. Kasi hindi po yan masustansya. Pag-aralan natin ang tatlong pangkat ng pagkaing pampalusog ng ating katawan. Una ay Go Foods, pangalawa Grow Foods, pangatlo ay Glow Foods. Dito sa Go Foods, ito ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Halimbawa ng mga pagkain na nagbibigay ng enerhiya ay ang kamote, saging saba, tinapay, kanin at mais. Pagdating naman dito sa Grow Foods, ang Grow Foods ay mga pagkain pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. Ang karne ng baka, manok, baboy, isda at itlog ay mayayaman sa protina. Dito naman sa Grow Foods, ang Grow Foods ay pagkain nagsasaayos ng katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Ang prutas, gaya ng mansanas, ubas, saging at gulay, gaya ng sitaw, kangkong at kalabasa, ay mga halimbawa dito. Tingnan pa natin itong larawan. Makikita natin ang Go Foods. Ito yung mga halimbawa. Dito naman sa Glow Foods, kalimitan ay mga gulay at prutas. Dito sa Grow Foods naman, adyan yung itlog, keso, isda, gatas, ayan, mga karne. Dito naman, mga root crops, kanin, oatmeal, ito yung parang oatmeal siya. Tapos ito dito may mga cereals, kadalasan ang nandito. Cereals at mga carbohydrates, rich in carbohydrates. Okay, masagana siya sa carbohydrates. Nating sagutin ang mga sumusunod. Sabihin kung anong pangkat ng pagkain, ito ba ay go, grow, or glow, na makikita sa iyong screen. Una ay mansanas. Ano yan siya? Anong pangkat ng pagkain? Ito ba ay go, grow, or glow? Ang ating sagot ay glow foods. Okay, pangalawa, kanin. Ang kanin ay
magaling. Ito ay good foods, pampalakas, nagbibigay ng enerhiya. Okay, next. Saging. Ang saging ay prutas. Ito ay glow foods. Yan. Glow foods. Next. Mga gulay at prutas. Ito ay glow foods. Okay. Ang isda naman ay grow foods. Yan. Nagpapalaki sa'yo. Okay. Tingnan naman natin ito. Sa tamang pagpili ng pagkain o para sa pinggang Pinoy, tingnan lang o sundan ang Go, Grow, and Glow Food Chart, yung table na ating pinag-aralan kanina, upang maging balance ang ating pagkain. Halimbawa, okay, yan. Ayan ang chart. Tingnan natin, ayan. Kailangan may ulam, prutas, gulay, tapos kanin. Kompleto siya. Tubig. Kailangan may tubig. Okay, next. Tingnan natin ang pinggang Pinoy na ito. Halimbawa, so mapapansin natin, balanse ang kanyang, ang nakalagay na pagkain na dapat nating kainin. May kanin, may ulam, may gulay at prutas. Ayan. Di nawawala ang ulam, kanin, gulay at prutas. Kailangan balanse siya. Kanin, gulay, ulam at prutas. Ganyan lagi. Okay. Bakit mahalagang matutuhan natin ang wastong pagpili ng pagkain? Upang hindi maging sakitin. Kung kumakain tayo ng balanse, magiging malakas ang ating resistensya ng ating katawan. Pangalawa, upang maging malakas. Kung malakas tayo, magagawa natin ang mga araw-araw nating gawain, lalo na sa ating pagmumudyol. Pangatlo, maging aktibo ang isipan. Nagiging aktibo, madali kang nakakapag-isip ng maayos. Kasi, hindi gutom ang yung katawan. Madaling makapag-isip siya. Pang-apat, makakatulog ka ng maayos. Ayan, kapag balanse ang iyong kinakain, maayos, laging tama ang iyong kinakain, nakakatulog ka ng maayos. Okay, subukan natin muli. Basahin mabuti ang mga pahayag. Lagyan ng check ang kahon na katumbas ng iyong sagot sa bawat bilang. Okay, sa number 1, basahin muna natin, umiinom ng gatas araw-araw. Pangalawa, kumakain ng almusal. Pangatlo, naglalaro ng computer hanggang gabi. Pang-apat, lumalapit sa taong naninigarilyo. Pang-lima, umiinom ng mga natural na katas ng prutas. Pang-anim, kumakain ng junk food tuwing merienda. Okay, tingnan natin ang mga sagot. Sa number 1, ang sagot natin, lagi ba ito? Minsan hindi. Ang sagot natin ay kung parehas ang mga kasagutan natin, ikaw ay napakagaling, napakahusay. Ayan, laging uminom ng gatas araw-araw. Kumakain ng almusal, dapat hindi yan kinakalimutan. Lagi yan. Naglalaro ng computer hanggang ating gabi, hindi mo dapat ginagawa yan. Pang-apat naman, lumalapit sa taong naninigarilyo. Lagi ba ang sagot natin? Ayan. So, ang sagot natin ay hindi. Okay, hindi ang ating sagot. Okay, panglima, umiinom ng mga natural na katas ng prutas. Ang ating sagot ay lagi. Kumakain ng junk food tuwing merienda? Ayan. Hindi. Pagtataya, panuto, basahin at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa bawat bilang. Isulat ang letra lamang. Number 1, alin ang hindi dapat kainin? Okay, tingnan nyo. Sa Roman numeral 1, candy. Sa 2, itlog. 3, kalabasa. Sa 4, chicheria. Okay, ito ang pagpipilian natin. A, 1 and 2. B, 1 at 4. C, 2. D1. Ang ating sagot ay B. Magaling. Okay, kasunod. Alin ang masustansyang inumin? A. Tsaa. B. Suda.
si gatas, di kape. Ang ating sagot, timer starts now. Okay, ang sagot ay C. Tama. Okay, number 3. Alin sa sumusunod ang naidudulot sa katawan ng pagkain ng kanin? A. Nagpapalaki ng ating katawan. B. Lumalaban sa sakit. C. Tumutulong sa paglaki ng katawan. D. Nagbibigay ng lakas at enerhiya. Okay, timer start now. Sagot ay D. Mahusay, magaling. Ang 4. Alin sa mga pagkain sa ibaba ang tumutulong sa pagpapalaki ng ating katawan? A. Mais. B. Keso. C. Itlog. D. Kalabasa. Okay, timer starts now. Sagot ay C. Itlog. Okay, number 5. Alin ang pagkaing nagpapalakas ng ating katawan? A. Saging. B. Isda. C. Gatas. D. Tinapay. Okay, starter. Magaling. Okay, salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Ang sanggunian sa video na ito ay module 5.4A sa DepEd pang grade 2 siya.